iyo ang Panginoon, nakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupko ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-asawa, hindi siya nagkakasala, ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at yan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanglibutang ito na parang di nila alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandaan, ang hari ng paibigan. Siya ay iyong Panginoon, marapat na iyong sundan.
o kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Hinulit na gitong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapupunta. Haharap sa haring yaong, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulunigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa degdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo at magdiwa, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ay maghahari sa inyo. Mapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapopuotan, pinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat ngayon din o gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, siguro kung alam natin kung gaano na lang kaiksi yung buhay natin, let's say, siguro kung alam natin na isang araw o dalawang araw na lang tayo mabubuhay, malamang gawin natin lahat ng nagpapasaya sa atin. Ima-maximize natin ng lubus-lubusan ang buhay. Pero ang totoo niyan, maiksi lang naman talaga ang buhay natin. Gano'n ba kaiksi yung buhay natin? Sabi nga nila, ang buhay daw natin kaising kasing iksilang ng guhit sa gitna ng taon ng kapanganakan
at taon ng kamatayan. Parang may katotohanan. Dahil hindi natin namamalayan, 10 taon na yung lumipas, 20 taon na yung lumipas, maiksi lang talaga ang buhay. Kaya gawin natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. Pero madalas, mali tayo nang iniisip kung ano ba talaga yung tunay na nagpapasaya sa atin. Sa ating ebanghelyo narinig natin, pagkatapos na pumili ng 7 apostol ang ating Panginoon, nagturo naman siya tungkol sa kung ano ang tunay na maging mapalad. Sa English translation, maririnig natin sa ibang translation sa English na ang ginagamit na salita ay hindi blessed, kundi happy. And totoo, ang isang taong mapalad ay isang taong masaya. At ang isang taong masaya ay taong mapalad. Pero nagkakamali tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. O yung mga nagbagay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Pag sinabi nating ano ba ang nagpapasaya sa iyo, malamang o ano ba ang magpapasaya sa iyo, malamang yung masabi natin ay yung mga bagay na material. Diba? Pagka nanalo ko sa loto, siguro masaya na talaga ako. O di kaya naman pagka nagkaroon ako ng bahay na malaki at kotse, malamang magiging masaya na ako. Pag nakita naman natin, yung material na bagay na meron yung kapwa natin, nasasabi din natin, di ba? Ang saya naman nila. Mapalad sila. Ang swerte naman nila. Ang palad, mapalad yung kapitbahay namin kasi maganda yung buhay nila. Mapalad yung kapitbahay namin kasi sila maraming gamit sa bahay, laging may bago. Mapalad yung kapitbahay namin kasi may bago na namang cellphone, may bago na namang sasakyan, etc. Pero ano ba yung mga bagay na talagang nagdudulot ng tunay na kaligayahan? Isang bagay lang. Ang bagay na tunay na nagdudulot ng kaligayahan ay yung bagay na hindi lumilipas. Yung bagay na hindi napaparam. Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, maghanda kayo dahil nalalapit na ang panahon. Lahat ng bagay ay napaparam. At bakit sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na namamuhay yung mga may asawa na parang walang asawa? O mamuhay yung mga tao na yung mga may asawa bilang walang asawa at yung mga tao na nag-aari bilang walang pag-aari. Ibig sabihin, ang point dito ni San Pablo ay maraming bagay na hindi dapat talaga pinagtutuunan ng masyadong pansin. Yung mga bagay na napaparam. Dahil yung mga bagay na nawawala, minsan doon tayo nagpo-focus. Yung mga bagay ng kayamanan, pera at kung ano-ano pa. Eh dahil someday, yung mga bagay na ito, kailangan din natin i-let go. Kasi may mga bagay na kapag kainipon pa rin natin ang inipon, o may mga bagay na balang araw, kahit makuha natin, kailangan din nating pakawalan. May mga bagay kasi na talagang hindi naman magtatagal at hinding-hindi aabutin ng habang buhay. Diba? Kapag ka nagkaroon ka ng maraming property, pagka nagkaroon ka ng maraming lupa, for example, hindi mo naman talaga madadala sa langit, minsan pag-aawayan pa ng mga kamag-anak nyo. O di kaya naman kung mag-ipon ka ng maraming pera, hindi mo rin naman talaga mapapakinabangan, minsan may stock lang sa bangko, iba rin yung makikinabang. O di kaya naman kung meron kang malaking tahanan o bahay, same thing will happen. Pagka nag-focus tayo sa mga bagay na lumilipas, kasama din tayong lilipas nun ng ganun-ganun na lang. And at the end, hindi natin nare-realize na mali pala yung kahulugan sa atin ng kaligayahan o ng kasiyahan.
Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, para bagang yung kabalintunaan o yung kabaliktaran ng kahulugan natin ng mapalad at kasiyahan yung sinasabi niya. Nung sinabi niya, mapalad kayong mga dukha. Bakit mapalad ang mga dukha? At bakit mapalad yung nagugutom? Bakit mapalad yung tumatangis? Bakit mapalad yung inaapi? Bakit? Dahil ang tunay na mapalad ay yung tao na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi kapag wala na tayong inaasahan kundi ang Diyos, wala tayong choice kundi lumapit sa Diyos. Diba kapag ang isang tao, dukha, walang anuman sa kanyang buhay, kanino na lang siya aasa? Hindi na sa kapwa niya, sa Diyos na lang talaga. Kapag ang isang tao nagugutom, kanino siya magdadasal para mabigyan ng pagkain? Wala nang iba kundi sa Diyos na lang talaga. At kapag ang isang tao tumatangis, nalulungkot, nadidepress, kanino siya lalapit? Sino ang maaalala niya? Walang iba kundi ang Diyos. At pag meron tayong mga bagay, meron tayong kayamanan, meron tayong pagkain, meron tayong kaligayahan, maiisip ba natin ang Diyos? Oo, maiisip natin para magpasalamat. But ultimately, dahil meron tayong mga bagay na kailangan natin, hindi tayo makalapit o nakakalimutan nating makalapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan, maiksi lang ang buhay natin. Kaya gawin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Hindi yung mga bagay na magbibigay ng panandaliang saya, hindi yung mga bagay na balang araw kailangan din nating pakawalan, kundi yung mga bagay na hindi mawawala, yung mga bagay na hindi maglalaho. At iisa lang yan, Diyos ang hindi maglalaho. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa, palagi nating marimind yung sarili natin, palagi nating maalala na ang tunay na mapalad ay hindi yung taong maraming bagay na kailangan niya, hindi yung taong maraming kayamanan na sobra-sobra. Ang tunay na mapalad ay yung tao na walang inaasahan, kundi ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian ng naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay
ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna. Tayo po, Onda. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan, ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen."
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang amin. Pinipintuho ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.